Mga kapatid, sa mga araw na nakalipas, kapag nagbukas ka ng telebisyon o ng radyo, o kahit sa social media, ang palagi mong makikita ay mga balita patungkol sa coronavirus. Ilan na ang namatay, ilan pa ang nadadagdag, para bagang wala kang makitang mabuting balita. Puro na lang, hindi magandang balita. Sabi nga ng isang commentator, kung ayaw mong ma-depress dahil sa coronavirus, huwag kang manood ng telebisyon, huwag kang makinig ng radyo, huwag kang magbukas ng iyong social media accounts para hindi mo makita kung gaano kabilis dumadami yung mga nadadagdagan may kaso ng coronavirus at kung ilan yung namamatay. Kahapon lamang 284 yung nadagdag na may kaso. Tapos yung namatay ay mahigit nasa 300. At meron pang balita na tinatakpan daw ng DOH yung bilang ng mga namamatay. Itinatago yung tunay na bilang ng mga namamatay para siguro hindi magdulot ng malalim na pangamba sa ating mga Pilipino. Kung titingin ka, kung babaling ka, para bagang wala nang magandang balita. Ang magiging laman ng puso natin, takot, pangamba, na baka isang araw tayo rin ay dapuan ng coronavirus. O baka isang araw, tayo rin ay mamatay lang dahil sa coronavirus. Nakakalungkot na mga balita. At sa ganitong mga pagkakataon, sa ganitong mga karanasan, sa ganitong realidad ng buhay, para bagang hindi mo maramdaman na si Kristo ay muling nabuhay. Di ba? Parang hindi mo makita na si Kristo ay muling nabuhay. Katulad ng ating ebanghelyo, si Maria Magdalena maagang-maaga pumunta sa libingan ng Panginoon. At nung siya ay nagtumingin sa libingan ng Panginoon, wala doon yung Panginoon. Di po ba? Hinahanap niya yung Panginoon. Ang puso niya itigib ng takot, baka yung kanyang Panginoon ay kinuha ang ating Panginoong Jesucristo. Ang kanyang puso ay tigib ng takot at pangamba, una dahil si Kristo nga ay namatay, tapos ngayon nawawala yung kanyang bangkay. At dahil tigib ng puso yung kanyang takot, yung puso niya ng takot, ano ang nangyari? Hindi niya nakita si Kristo na muling nabuhay. Nung tinawag siya, babae, bakit ka umiiyak? Ano ang hinahanap mo? Sino ang hinahanap mo? Anong akala niya sa nagsalita sa kanya? Yung tagapangalaga, yung hardinero. Sabi niya, Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa Panginoon, sabihin po ninyo at kukunin ko siya. Hindi niya nakilala si Jesus. Ang akala niya, ito yung hardinero. Bakit? Una sa lahat, kasi ang puso niya itigib ng takot. Di po ba? Dahil sa nangyari sa ating Panginoong Jesucristo. Pero nung tinawag ni Jesus yung kanyang pangalan, nakilala niya ang ating Panginoong Jesucristo. Sabi niya, Rabboni, teacher. At nung makilala niya ang ating Panginoong Jesucristo, yung takot sa puso niya, yung pangamba sa puso niya ay napalitan ng labis-labis na kagalakan. Hanggang dumating sa punto na gusto niyang hawakan ng Panginoon upang mapatunayan niya na ito talaga ang ating Panginoong Jesucristo. Pero pinagbawalan siya ng Panginoon, sabi, huwag mo kong hawakan sapagkat hindi pa ako nakakaakyat sa kalangitan. Bagkus pumunta ka sa aking mga kaibigan, pumunta ka sa aking mga kapatid, ipamalita mo sa kanila na ako ay muling nabuhay. Kaya nga si Maria Magdalena, ang tinaguriang apostol sa mga apostol, sapagkat siya ang nangunang magpangaral ng muling pagkabuhay, siya ang unang magbalita ng muling pagkabuhay sa mga apostol na si Kristo
ay muling nabuhay. Mga kapatid, ano ang paalala sa atin ng ating ebanghelyo? Na sa gitna ng kadiliman ng ating mga karanasan sa panahon na ito, mga napapakinggan natin, coronavirus, namatay ng dahil sa coronavirus, palaki ng palaki ang bilang ng mga may coronavirus na kung saan nagdudulot ng matinding takot at pangamba sa ating puso. Mga kapatid, huwag tayong masyadong magpadala sa matinding emosyon ng takot at pangamba, bagkos ituon natin ang ating sarili sa ating Panginoong Jesucristo na muling nabuhay at tatawagin niya ang ating pangalan upang tayo ay kanyang ingatan at upang bigyan ng kagalakan ng ating puso na mayroong pagkabuhay, na sa gitna ng ating mga takot, sa gitna ng ating mga pangamba, sa gitna ng karamdaman na dumadapo sa sangkatauhan, merong Jesucristo na muling nabuhay na higit na makapangyarihan kesa sa kasalanan, higit na makapangyarihan kesa sa coronavirus. Tandaan po natin, sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo, napagtagumpayan niya ang kamatayan. Sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo, napagtagumpayan niya ang kasalanan. At ang kasalanan na bunga ng pagkakamali ng tao ay itinuwid ng Panginoon sa kanyang muling pagkabuhay. Kung ang ating Panginoong Jesucristo ay nagtagumpay sa kasalanan at kamatayan, hindi ba siya magtatagumpay din laban sa coronavirus? Lakasan natin ang ating pananampalataya, lakasan natin ang ating pag-asa sa Diyos, na ang Diyos ay higit na malaki kesa sa coronavirus. Ang Diyos ay higit na matagumpay kesa sa coronavirus. Kung paano ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo ay nagdulot ng malawakang pananampalataya sa mga tao nung ipinahayag siya ng mga alagad nung unang panahon. Mga kapatid, tayo rin ngayon ay inaasahan na ipahayag natin sa ating buhay ang ating Panginoong Jesucristo na muling nabuhay. Maging katulad tayo ni Maria Magdalena. Ipinahayag niya ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo sa mga kapatid niya na lupaypay at takot din dahil si Kristo ay namatay. At walang napakaganda at wala nang hihigit pa na mabuting balita kapag ang muling pagkabuhay ni Kristo ang ipinahayag natin sa isa't isa. Sapagkat ang muling pagkabuhay ni Kristo ang pinakamabuting balita na pwede nating ihayag sa isa't isa. Kaya mga kapatid, humayo tayo. Ipahayag natin sa isa't isa ang mabuting balita ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo, na mayroong pagkabuhay, mayroong pag-asa sa gitna ng mga pagsubok ng buhay, sa gitna ng karamdaman, sa gitna ng coronavirus. Dahil ang muling pagkabuhay ni Kristo ay higit na maluwalhati, higit na maningning kesa sa coronavirus. Mga kapatid, yung pagdamay natin, yung pagtulong natin sa isa't isa, yan ay pagpapahayag ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Yung pakikibahagi natin sa gaganaping Easter gift ng ating parokya, yan po ay pagpapahayag ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Upang maibsan yung takot, yung pangamba, yung kagutuman, yung ligalig sa puso ng tao na gumawa ng masama dahil wala nang makain. Di po ba? Yung simpleng biyaya na ibibigay natin, makapapatid ng gutom sa tao. Upang makilala muli ang Diyos na muling nabuhay at umiwas sa paggawa ng masama.
Yung mga frontliners natin na araw-araw nag-aalay ng buhay makapaglingkod lamang sa mga tinamaan at dinapuan ng coronavirus. Ang kanilang paglilingkod ay hindi lang simpleng paglilingkod. Ang paglilingkod na ito ay pagpapahayag ng buhay na presensya ni Kristo na muling nabuhay. Yung mga simpleng nagbabantay sa mga checkpoints, ang ginagawa nila ay pagpapahayag din ng muling pagkabuhay ni Kristo. Nakakatuwa nga, si Madam M niya nagbabantay din sa checkpoint. Nagpapahayag din si Ma'am ng muling pagkabuhay. Baka isang araw may makita din tayo mga mother nagbabantay sa checkpoint. Maraming pamamaraan upang maipayag natin ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo sa gitna ng pandemic na ito. At huwag tayong magdalawang isip na kapag hinipo ng Diyos, hinipo ni Kristo na muling nabuhay ang ating mga puso na ipahayag siya sa anumang pamamaraan at sa anumang kadahilanan. Ipahayag natin siya. Tandaan natin, merong kakayahan si Kristo na muling nabuhay na hipuin ang ating puso. Nung siya ay muling nabuhay, kaya niyang pumasok kahit sa mga nakapinid na pintuan. Gayun din naman, kayang pumasok ng muling pagkabuhay ni Kristo sa mga nakapinid nating pintuan, sa mga nakapinid na puso natin. Kayang pumasok ni Kristo na muling nabuhay sa madamot mong puso. Kaya niyang pumasok sa puso mong bato. Kaya niyang pumasok sa puso mong mapagmataas. Dahil siya'y muling nabuhay upang ikaw ay maging daan niya at upang ikaw ay maging tagapagpahayag niya ng kanyang muling pagkabuhay. Hindi lang sa salita kundi lalo't higit sa gawa. Sa gawang mabuti at kainam-inam para sa ikabubuti ng isa't isa. Kaya mga kapatid, isang mainam na pagpapahayag ng muling pagkabuhay ni Kristo, no, tayo po mga taga-parokya ni Santiago, sino ka man, ano man ang katayuan mo sa buhay, makibahagi ka sa ating Easter gift. Kasi baka yan ang tawag sa iyo ng Panginoon, baka yan ang pamamaraan sa iyo ng Panginoon upang ikaw ay magpahayag ng mabuting balita sa isa't isa. At sa mga tumulong na, at sa mga nagbigay na, maraming maraming salamat po sa inyo, sapagkat ang puso niyo ay nakinig sa puso ng ating Panginoong Jesucristo na ipahayag ang kanyang muling pagkabuhay sa isa't isa, lalo't higit sa mga mahihirap nating kababayan, sa mga nagugutom nating mga kaparokya, at sa mga nangangailangan nating katulad ng mga Kristiyano. Mga kapatid, maging katulad tayo ng ni Maria Magdalena, naging tagapagpahayag ng mabuting balita ng pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Alisin natin yung takot sa puso. Alisin natin yung matigas na puso. Alisin natin yung damot sa ating puso. Alisin natin yung kataasan ng ating puso. Bagkos, no? Ibigay natin ang ating puso sa puso ng ating Panginoong Jesucristo. Hayaan natin ang muling pagkabuhay ni Kristo. Si Kristo na muling nabuhay ay pumasok sa kaibuturan ng ating puso. Amen.